Hello, magandang araw sa inyo lahat. This is Purple O Broadcasting para sa usapang NFT. Okay, alright. So, ang pag-usapan natin ngayon, ano ba ang NFT collectibles? So, kung aware kayo kay CryptoPunks, kay Bored Ape, Azuki, si OpenSea, so, pag-usapan natin kung ano bang meron sa kanila. Ano bang advantage kapag nagkaroon ka ng ganong expensive na NFT? At pangalawa, ano bang advantage mo pag nagkaroon ka ng mga ganon? At pangatlo, saan ba nakakabili ng mga ganon? Yung mga upcoming na palabas pa lang na NFT. Alright. So una, ito. Sa OpenSea, nandiyan si Bored Ape, si Azuki, si CryptoPunks. Alright, no? So kung mapapansin nyo itong si CryptoPunks, ginawa to 3 years ago, no? So, ang pinakamurang makukuha mong CryptoPunks ngayon ay mga nasa 62 Ethereum lang naman, no? Tapos, ang pinakamahal na makukuha mong CryptoPunks is nasa around 500 or 137 Ethereum. So, roughly mga nasa 21 million pesos na kagad to. Isang picture lang, no? So, same as goes ni Azuki, ganun din. Ang floor price niya is nasa 23 Ethereum. No, magkano ba 'yon? 23. All right. Nasa 3.5 million pesos si Azuki. At si Bored Ape naman, ang pinakamura mabibili mo, 129 Ethereum. Magkano ba 'yon? Ang 129 Ethereum is nasa 19.9 million pesos. All right, sa isang picture ni Bored Ape Yacht. So bakit ba sila expensive? No? Bakit ang mahal nila, guys? No? Eh samantalang picture lang naman 'yan, no? So bakit sila biglang tumaas kagad yung presyo nila? No, patandaya naman. So kasi guys, ang pag-usapan naman natin, sige, next. Ano bang advantage pag meron kang nitong mga ganitong klaseng digital asset NFT na 'to, no? Kasi ang tawag diyan sa mga ganyang picture na nabili mo ng sobrang mahal, digital asset na ang tawag diyan, no? Kaya ganoon. So 'yun. Bakit ba ang mahal niyan? Ano bang makukuha mo? Bakit ka nagkaroon niyan? So, ang makukuha mo niyan, guys, ang dami. So, since nagkaroon ka na ng Bored Ape Yacht, pwede ka na sumali sa ano nila, sa Discord channel nila. And then, magkakaroon ka ng mga perks, libreng gatherings, mayroong mga meetings, mga party-party, mayroong libreng mga damit, mga merch. So, yun. So, sino-sino ba yung mga taong nakabili niyan? So, guys, mga celebrity guys sa buong mundo. Merong mga taga US, taga Europe, taga Asia, Russia, marami. Pag meron nga yan, isa ka na sa mayaman sa mundo, no? Makikilala mo sila, pwede ka makipag-usap, pwede ka makipagkwentuhan, humingi ng mga advice, humingi ng tulong. So, yun. Tapos kapag nagkaroon ng mga gatherings, makakapasok ka sa gatherings sila. Basta alam nilang member ka at holder ka ng picture ng Bored Ape Yacht. No? Yun. Ayun ang advantage. So ang sumunod naman, si Azuki naman, ito, wala man siyang ganong katulad ni Bored Ape Yacht yung mayroong mga gatherings. Ito, mayroong mga celebrity na kabili. Walang ganon, no? Ito kasi mga klaseng ganitong NFT. Nagtatay ng token yan, no? Pag nakabili ka ng ganyan, automatic yan, magkakaroon ka ng token, no? Pag nagkaroon ka na ng token, pwede mo nang i-convert into cash, no? Ayun ang advantage pag meron ka namang ganitong klaseng NFT nila Azuki. So hindi na si Azuki ang gumagawa ng ganyan. Marami ring project, bibili ka lang ng NFT nila, post yun. Tapos yung picture, i-stake mo dun sa website nila. So, every time, every day, magkakaroon ka ng token, yung parang staking yung tinatawag. So, ganun. Pagka nakaipon ka na ng token sa staking, pwede mo nang i-convert into cash. No, ganun yun. Kaya yung presyo niya tumataas. No? So, mas mataas ang value ng token na inilalabas niya, mas tumataas ang presyo ng mga picture ng NFT na to. No? So, ito naman si CryptoPunks. Parehas, halos parehas lang sila ni Bored Ape Yacht na ganyan. No? Mga celebrity na rin kasi may-ari niyan. Meron na rin sila Snoop Dogg, whatever, ganun. So, pangatlo, saan ba nakakabili ng mga ganito, no? So, siyempre, ikaw, kung abaguan ka pa lang, hindi ka kagad makakabili ng mga ganito, no? Kasi, ang mahal na eh. So, skyrocket na yung presyo nila eh. So, ito, ituturo ko naman sa inyo, saan ba pwede makabili? So, ilalagay ko yung link nito ni howrare.is sa description, tsaka ni
rarity.tools. Ilalagay ko sa description. I-click nyo na lang, no? So, check muna natin to si, ano, si How Rarity. So, eto na yung, ano, no? Kinili ko na kasi yung, ano, yung upcoming drops, eh. So, kapag ka, pasok ko pa lang kasi dyan, ito yung ipapakita sa yung mga top na mga NFT collectibles ngayon, no? Sa Solana at sa Ethereum. So sa Solana si D-Gods, no, nasa 240. Merong holders na 4,699, tapos ang nakabenta is ang naka-sale ngayon is 112 pieces pa lang, no. O yan, ganyan yan, naka ano yan. So di ka na makakabili niya kasi ang floor price niya ano na, mamahal, no? So pupunta tayo doon sa upcoming drops pa lang. So kiklik mo si upcoming drops, hahanap ka diyan ng mas mura. No. Minsan, meron diyang free. Ito, free. So, ang gagawin mo lang, kasumali ka lang dun sa Discord channel nila, ganun. Tapos, magkakaroon ka na ng, ano, ng NFT, tapos kukunik mo lang yung wallet mo. So, babasahin mo lang yung white paper nila. Paano ba malalaman na legitimate yung isang project, no? Unang-una, dapat kompleto yan. Mayroong Discord, may Twitter, tsaka website, no? Itong link nila. So, ang unang titignan mo dyan, siyempre sasali ka sa Discord, tsaka sa Twitter. So, dapat itong member ng Discord nila at saka yung followers ng Twitter is dapat halos parehas lang. So, dapat ang mga members dapat ng nasa Discord, mga 10,000 mahigit o kaya 20,000 mahigit. Tapos, yung ganun din, yung followers niya dapat sa Twitter, mga nasa 10,000 mahigit, 20,000 yung followers niya, no? Para masabi nating legitimate talaga yung project kasi maraming sumusuporta tsaka marami talagang buyer niyan, mga ganyan, di ba? So ako papakita ko sa inyo yung mga sinalihan ko na, ano. Ito si Saibi, no. Ayan, 18,000 yung members niya, no. Tapos sa Twitter naman nila, ang followers nila is nasa 7.2 followers lang. So medyo sablay to, no, kasi hindi sila tugma sa Discord nila, nasa 18,000, sabay sa Twitter 7.5 ano lang, 1,000 lang. So ito si Saibi, medyo sablay yan, no. So sumunod, check naman natin tong isa si Meta Ape Gang. So meron siyang member sa Discord 16,000 and then ang Twitter member niya is nasa 25,700. So ito okay to, no. So nakabili ako nito. So ganun lang gagawin natin. Pag nakabili ka ng ano nila ng NFT, i-hold mo lang, tapos over time tumataas kasi ang presyo niyan, no. Nakita niyo naman si ano, si CryptoPunk tsaka si Bored Ape. Nag-umpisa lang niya sa mababang presyo, tapos so nung naging trending yung ano nila, tumaas yung presyo. So yung iba naman, nagkaroon sila ng mga staking, kaya tumaas din ang presyo. So yun, ha. So yun nga guys, yung gagawin nyo. So yun ngayon, April 23rd na. Ngayon, hanap ka dyan ng gusto mo. So yan, mimin ka. So ano ba, ito. April 25, gusto mong makabili, no. So ang gagawin mo, sumali ka na kagad sa Discord channel nila, no. Para maging whitelisted ka. Kasi kapag whitelisted ka, mas mura mo siya mabibili, no. Yung ano, yung NFT, kapag nag-mint ka, mas mura mo siyang mabibili, no. Tapos at saka isa pa pala, pagka bibili kayo ng mga NFT, i-check nyo lagi yung website nila kung okay ba, kung maganda, kung ano ba yung roadmap, no. Roadmap pa tinitingnan diyan, eh. Titingnan mo ko lagi kung mayroong mga staking na mga yan. Mga staking sila. Ito okay to, magkakaroon ng staking. So in the future, tataas ang presyo nito. In the future, magtataas ito ng token para sa iyo, no. Magkakaroon ka ng pera. So okay, ito okay sa akin to. Pero ang first step mo muna dapat is sumali ka sa Discord channel nila. Sali ka. So nasa 0.77 sol siya. Magkano 'yon? Sa Solana. Ayan, nasa 4,000 pesos 'yung isang NFT nila pag nag-mint ka. So ganoon 'yan, no. Marami yan guys, so pag-aralan nyo lang. Ito, free, oh, Netherworld, ano. So wala siya pa siyang website. So ang mangyayari kasi dyan, kapag walang link, ilalabas nila yung link ng website nila dito sa Discord channel nila.
So, supportahan mo yung project para maging whitelisted ka, no? Ganun lang. Same as go sa Rarity Tools. Ayan. Punta ka sa upcoming. Ayan. Ito, halo-halo ito. Merong Ethereum, merong Solana. Ito yung mga Ethereum, guys, oh. Bakita nyo, may Discord. Merong link, tsaka Twitter. So, lagi nyong i-check yan, guys. No? So, ito, pinakamura ito. Pero pre-sale, no? Yung pre-sale, sila yung mga whitelisted sa Discord channel nila. So, mas makakabili ka ng mas murang NFT nila, no? So, ganun. So, ako naman, ipapakita ko naman sa inyo kung ano ba yung mga nabili ko, no? So, ito, yun nga, ito. Mayroon akong Side B, yan, Ape Azuki, Lazy Goat. So, sa lahat ng to, ito ang pinaka-active, no? Itong Pirates of Metaverse by Drip Studios. Kasi itong ano ko, itong NFT na nabili ko lang siya ng mura. Yan o, 0.021 Ethereum. So, magkano yun? O, yan, nasa 3,251 pesos lang. Eh, ngayon, ang floor price na niya is nasa 0.08. Check natin kung magkano. From 3,000 magiging 12,000 na, guys. No, guys. Oh, 9,000 kagad yung profit ko in just 3 weeks. Wala akong ginagawa. Nag-hold lang ako ng picture niya. So, ganun yung kalaga, kataas kagad yung value. Natumas pa nga yan nung nakaraan, naging 1.4 yan eh. So, naging 21,000 pesos. Ngayon, hindi ko alam kung bakit siya bumaba ng 0.08 na lang siya. Hindi ko alam kung bakit. Pero naniniwala ako sa project na to kasi isa siya sa pinaka maraming traded volume niya, no? 616 na yung traded volume niya. Marami talagang ano, active na namimili dito sa OpenSea nung NFT nila. Ayun, makita niyo, merong bumili ng 1, may 1.3, di ba? Ayun, $295. So, sana may naintindihan kayo dito sa aking paliwanag, ano ba ang digital asset. Itong mga picture na to, ito eh, digital asset yan eh. Tapos yung mga nakuha ko, ito may staking to si Seibi tsaka si Apesuki. Yan. Tapos meron na din ako sa Solana, guys eh. Ay, si Punk, ayan. Tapos meron din akong, ito yung Mayopa. Nagka-problema tong Mayopa eh. Hindi ko alam kung paano nila mare-resolve ba. Tapos meron din akong itong Meta Ape Gangster. Meron din akong Mongo Moons. Ayan. Ang total floor price na ng value ng aking lahat na to nasa 1.6 Solana na. So sana guys, meron kayo natutunan dito sa aking sa vlog, no? Kung ano bang NFT, yung digital asset, ano bang advantage nila, no, guys? O tsaka saan makakabili? So guys, kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng pagkakitaan, no? Pag bibili ka na ng picture mo, tapos pwede mo siyang i-trade, nabili mo ng mababa, tapos ibibenta mo ng mahal. Tapos hanap ka uli ng mga bagong uling palabas pa rin yung mga upcoming drops, bibili ka uli ng mura, tapos pag tumaas yung presyo, ibenta mo uli. So ganun lang din ang mangyayari, no? para ka na rin nagpe-play to earn on, eh. So guys, kung gusto nyo ng ganitong klaseng content, please click subscribe and hit yun rin yung bell notification para sa mga upcoming sa susunod na ganitong klaseng content, no? Mga play to earn, mga NFT, mga how to or whatsoever. Oh, so guys, ingat kayo palagi. See you sa next vlog ko, sa susunod na content ko. Ingat kayo palagi. Stay healthy. Peace.